Hi lefties! So ngayon, medyo makaiba itong gagawin natin. Kasi requesto ng isa nating subscriber from US. So ano pang hinihintay natin? Simulan na! So actually, first time ko lang gumawa ng painting. As in, mag-paint. Kasi, nung last time ata na natandaan ko nag-paint kami is nung college pa. So ngayon, first time ko lang gumawa ng paint na sa malaking board or canvas. So ayun. Entertainment. I'm a lit kid. So, next naman is gumamit ako ng salaan para ma-achieve yung pinakang background natin, which is yung more on dots. Kasi inisip ko kung halimbawang imamano-mano to, medyo mahirap saka medyo matagal siyang gawin. So,
nag-isip ako ng way at naisip ko yung salaan. And then, pipinturahan lang siya tapos ibabakat mo na lang siya sa mismong painting. And eto na siya. Ayun, so etong next is si Zuko. Habang nagpipaint ako, napansin ko na medyo mas maraming color blend or mas marami akong binled na mga acrylics natin dito. Kasi kailangan ma-achieve yung matingkad na red at the same time yung orange tsaka yung sa yellow. So more on white yung ginamit natin dito for blending and then yung mixture ng red. So tulad dito, mapapansin nyo na yung mga edges is dapat talaga nafe-fill ng paint kasi kapag hindi, medyo pangit siyang tingnan. Tsaka may mga puti-puti. Dito naman sa part na to is ini-smudge ko yung blue na paint para ma-achieve yung pinakang background ng katara natin. Kasi medyo napansin ko kalat-kalat siya based sa reference natin. Kaya ini-smudge ko lang siya para at least yung effect ng water kay katara is mag-blend. And then ito, tulad nito, lumagpas yung paint pero at least natakpan naman siya. So ito na yung last part ng paint which is si Aang, yung mismo avatar. Dito medyo nagblend din ako ng mga kulay, mostly sa green tsaka sa blue. Kasi kailangan ma-achieve yung mismong kulay, lalo na yung turquoise na parang blue-green. So nagblend ako ng nablend hanggang sa na-achieve ko yung kulay para sa kanya. Tapos dito, dapat yung sa pagpaint ng black, dapat medyo puro. Kaya dapat double coating yung gagawin para mas matingkad yung dating niya, tsaka mas magandang tingnan. Ayun, so tapos na. So simulan na natin ang pictorial. Yeah.
So, pictorial muna bago ipadala yung mga paintings natin. Ito, pasensya na nakamas ako. Nahiya kasi ako magpakita sa kanya. Ayun, so after pala mag-paint, naisipan ko rin gumawa ng keychain bilang freebies kasi nagpagawa siya sa akin. Para at least, bukod sa paintings, eh matuwa din naman siya na meron ding free na glow in the dark na keychain para sa kanya. Then, the next day, after 5 days, na-receive na niya yung mga paintings. Ito na siya. Ayun, so tapos na. Thank you so much sa panonood mula sa umpisa hanggang sa dulo. Maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo sa akin at hindi magsawang manood. Thank you!